92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid! Halika na rito! Silong-silong na pwesto! At tutuka na nga po H2H! Oh, pwesto! Ang mixed nuts ba ng datingan? Ayan! Tutukan nyo na nga po H2H Heart to Heart ngayong Tuesday na ito. Tanghaling-tanghaling tapat at syempre maglilingkod na naman po sa inyo ng tapat pag-utusan nyo na nga po mga kapatid. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. Makakasama na naman hindi lamang po sa kwentuhan kundi sa pagpapayuhan din. Oh, at syempre kayo rin mismo ay pwede magpayo. Ayan, pero pwedeng nga po ano na kaya ipapaalala na namin sa inyo ang inyong mga kwento mismo ay pwedeng maging leksyon para sa marami sa ating mga tagapakinig. O alam nyo ba yan? Kaya naman, eto na nga muna ha, paalala lang muna ulit ang ating mga paraan kung paano ba makakarating sa amin dito ang inyong mga kwento. Pwede po kayong pwede po kayong mag-message sa amin, private message sa H2H Conversation Official. Okay, H2H Conversation Official, yan po ay grupo. Oo, private group natin sa FB. Naks. O, pwede kayong mag-PM doon. Ayan, at syempre, pwede rin naman kung padadaanin nyo sa email. Eh, nandyan, ang ating dearkuyapoy@gmail.com. Ganoon. At syempre, pwede rin. Ang daming paraan. Pwede rin po kayong tumawag sa amin dito. At kami na. Bahala na nga po ang aming researcher na si Rema na makipagkwentuhan sa inyo. Kunin ang inyong mga impormasyon kung paano tayo makakapagkwentuhan ng mas matindi. Diba? Ito na nga po ang ating mga numbers. Cellphone numbers natin 8631-5788 o ang 8631-6674. Alright. Ayan, at syempre, pinapaalala ko nga lang po ulit sa inyo ha, 250 pesos. O, pamimigay po natin. Basta patuloy nyo lamang pong i-share ang ating Facebook Live. Ganun naman yun, syempre. 250 pesos in cash. Ipamimigay po natin basta i-share nyo nga ang ating Facebook Live araw-araw at mag-comment din sa ating love question of the day, H2H Confessions at Dear Kuya Poy. Bukod, ibig sabihin, iba pa doon sa mabibiyayaan natin ng Sulit TV Box araw-araw. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapatid, mag-share at mag-comment na sa ating Facebook Live broadcast. Malay nyo, kayo naman ang mapili namin na winners for today. Kaya naman po dalawa ang ating winners sa everyday na po iyan. Kaya umpisa na nga po natin ang ating pagiging tapat sa isa't isa sa pamamagitan ng H2H Confessions. H2H Confessions. Aminadong cheater si Barbie dahil unti-unti na raw siyang nahuhulog sa katrabaho niya na miyembro ng LGBTQIA+ community na si Joyce. Yan ay kahit na may isang taong ka-live-in partner itong si Barbie na si Leo. Ang depensa naman ni Barbie, mas nabibigyan daw kasi siya ni Joyce ng pagpapahalaga na matagal niya nang inililimos sa kanyang ka-live-in na si Leo. Kaya naman kausapin na nga po natin si Barbie ng Bulacan. Barbie, magandang tanghali sa'yo. Barbie? Hello po. Magandang tanghali. Barbie, nasaan ka ngayon? Nasa bahay o nasa trabaho? Nasa bahay po ngayon. Ano ba yan? Day off? Yes po. Okay. Sige. Tama ba yung pagkakasabi namin? Unti-unti ka na nahuhulog dito sa kasamahan mo sa trabaho na si Joyce kahit na may ka-live-in partner ka na si Leo.
Opo, Kuya Boy. Po talaga yung ano ko ngayon. Naguguluhan po ako. Okay, sige ganito. Magka-live-in partner kayo for how many years na? Isang taon pa lang? 1 year, opo. Oo. Si Leo, nandyan lang ba sa paligid mo? Baka bigla kang matuktukan? Hindi na. Okay, sige. Nililinaw lang natin, ha? At syempre, baka maging masyado ka ng komportable. Nandyan, nakikinig lang pala. Ano? Ayan, pero, eto na nga tayo, Barbie. Ano ba yung mga inililimus mo? Ano ba yung mga expectations mo sa relationship ninyo na maaring noon na ibibigay ni Leo at ngayon ay hindi na? Bali, Kuya Boy, nung nanliligaw pa lang po siya, yun po, yung hinahanap mo sa isang lalaki na sweet, ganito, ganyan, kahit sa i-date ka or kahit na hindi ka i-date eh, basta yung pag-aalaga. Lagi nandyan. Opo, lagi po siyang nandyan. Nung nanliligaw pa lang po siya. Nung nanliligaw, pero, okay. Opo, nung simula po nung sinagot ko po siya, okay pa naman po. Mga ilang buwan? Halos mga 3 months to 4 months, okay pa naman po kami. Oo, yung okay pa naman po yung pakikitungo niya sa akin. Ganun pa rin po, simula na naliligaw siya. Okay. Pero, nung ano na po siya, nung lumipat po siya ng work, medyo, alam ko medyo busy siya, ganun. Pero, di ba po, kahit naman, ano, kahit anong busy mo, syempre, nag-live-in na po kasi kami noon. Kuya Boy, nung nakalipat po siya ng work na medyo maayos. Ayun na, nagsama na. Oh. Opo, nagsama na po kami. Doon na po, parang nag-iba po, parang naging cold na po. Hindi naman kaya dahil doon sa masyado na kayong pamilyar sa isa't isa at araw-araw na kayo nagkikita, ano ba yung, kasi syempre, merong mga adjustments sa mga mangyayari sa ganyan. Baka hindi mo na siya nakikita na parang di naman na siya nagbibihis pagkakaharap ko. Natural, iba yun eh kapag anong nanliligaw pa eh, di ba? Pero ano bang, be definite, ano ba, nung nagde-date kayo, lumalabas kayo, ano ba yung mga ginagawa? Ano yung klase ng paghawak niya man lang sa'yo kapag magkasama kayo? Yun ba, lahat yun, nag-iba na? Opo, Kuya Boy. Lahat po nag-iba. Parang ano na po siya, parang masyado na po siyang naging komportable sa akin. Na parang binabaliwala niya ako. Na okay, nandiyan ka lang, ganun. Ah, so yung sweetness talaga niya ay opo. Nawala na lang bigla. Nung opo. Nagsimula na kayong maging live-in partners. Opo. So yung mga yakap, medyo lumamig na o wala nang yakap? Opo, yayakap siya. Una po ako mag-yayakap sa kanya. Tapos yayakapin niya rin po ako. Oo. Pero siguro mga 1 minute, ganun. Wala parang na. Tatalikod na siya, ganun. Uh-huh. Parang ano na, hindi yung alam niyo po, yung hindi na po kami nakakapagkwentuhan, nakahiga po kami, hindi po kami nagkukwentuhan. Nagsa-cellphone na lang siguro. Na cellphone? O tulog na? Opo. Cellphone, minsan magsa-cellphone siya. Tapos tatanungin ko siya, sabihin niya, antok na siya, ganun. Matutulog na siya. Yung mga halik, may excitement pa ba sa mga halik niya? Kasi mararamdaman mo yan, ha, sa halik ng partner mo. Anong pinagkaiba nung halik niya noong nag-uumpisa pa lang kayo sa mga halik niya ngayon? Tuyo na ba? Ibang-iba kuya po eh. Parang, alam mo yun, hindi siya naano sa akin. Parang hindi na siya na-excite na uuwi siya ng galing trabaho, makikita niya ako, hahalikan niya ako. Parang iba na po. Pati yung kwentuhan ninyo. Kumusta ba ang buong maghapon mo sa trabaho mo? Kung di man sa trabaho, alam mo, meron akong plano para sa ating dalawa. Nawala yung mga ganun. Ako lang po yung parang gumagawa ng effort, Kuya Boy. Ako po yung unang nagdadamove ganun. Dumadamove. tapos siya, wala. Honga na lang. Ganun na lang. Opo. May time po. Parang siguro nasa mood niya or ano. Yun po, may time po na minsan nagiging sweet siya. Pero bilang na po, Kuya Boy. Hindi na katulad ng dati. Okay. Ito naman ang susunod kong tanong. Hindi kaya napansin mo yan dahil meron nang mas nagbibigay sa'yo ng atensyon sa katauhan naman ni Joyce na katrabaho mo? Hindi naman po, Kuya Boy. Kasi nung nakilala ko naman po siya, si Joyce po,
hindi naman po ganun agad eh. Mm. Yung parang, ano lang kami, may circle of friends kami. Na and pareha. Then, yun, opo. Tapos, yun, usap-usap, kinakausap niya lang ako ngayon. So, parang, kinukwento ko sa kanila yung mga naramdaman ko, ganun. Mm-hmm. So, parang siya yung nag-approach na, parang siya yung umano sa akin na lahat ng ano ko, ng mga tanong ko, parang siya yung umaano sa akin. Mm-hmm. Alam mo yun, kinocomfort niya ako. Kinocomfort ka. Oo, yung mga dapat okay. Yung pinag-uusapan nitong si Leo ay si Joyce ang kahit papaano nakakausap mo. Nakakausap ko. Oo, okay. Pero ito na itatanong ko lang sa'yo, no? Nung nakilala mo ba si Joyce, tsaka mo lang napansin ang mga pagbabago naman doon sa live-in partner mo na si Leo, o bago mo pa nakilala itong si Joyce, eh ganun na talaga si Leo? De, bago po. Mga 2 buwan. Mga 2 buwan bago ka naging opo, close. Bago po. Oh, dito kay Joy. So meron ka na, kasi iba yung klase, no, nililinaw lang natin dito mga kapatid. Yung iba dahil nga meron nang mas nag somebody treats you better than your partner. Opo. Tsaka mo lang maikukumpara na, ay, mas sweet siya. Ay, mas mabait mm-hmm. siya, mas caring siya para sa akin. Yun na. Nag-umpisa nang maikumpara yung partner mo, meron palang intention sa yun. Kaya ako tinatanong kung ano yung nauna, yung bang pagbabago ni Leo o yung pagdating nitong si Joyce. So medyo magkahiwalay naman. Opo, okay. Magkahiwalay naman po. Nandiyan na yung issue. Nandiyan na yung issue mo kay Leo na para nagbago siya bago mo nakilala itong si Joyce. At lalo pa ngayong na-highlight dahil nga siya ang tumatayong nakakausap mo sa mga panahon na gusto mo na makakausap as a partner. Pero ito nga, hanggang usap lang ba ang pinag-uusapan din natin dito, Barbie, o meron nang mas malalim pa nangyayari sa inyo ni Joyce? Bali, kuya po, ano po, yung kami po, lumalabas na po kami na 2 lang po kami. Pero yung mga, parang mga date po, ganun po. Mm-hmm. Nagde-date-date na po kami. Kasi parang, ano po ako eh, kasi syempre babae po ako, kuya po eh. Gusto ko maramdaman na yung sweetness, yung mga ganun, yung pagmamahal, yung lambing, mm-hmm. na si Joyce po yung parang nagbigay sa akin na tuwing lalabas kami, mm-hmm. yayain niya akong manood ng sine, ganyan. Yung lahat po, parang siya po yung, kung hindi lang sana siya ano, parang siya yung lalaki na hinahanap ko, parang ganun. Siya yung lalaki na hinahanap mo, ayan ha. Opo, na hinahanap ko kay Leo po. Kay Leo. Oo, na dati ganun naman si Leo sa'yo. Opo. Tama? Opo. Sinabi mo na ba yan kay Leo? Alam mo, minsan kasi yung mga partner natin nga, dahil nga sa live-in partner na kayo, no, yung iba nga mag-aasawa na, tapos nakikita, parang nagbabago ka ganyan, masyado ka na yata nagiging, minsan alam mo, kailangan paalalahanan din sila, kailangan nahilahin din, uy, i-date mo naman ako, yung mga hindi pa birong ano ha, sabi mo, i-date mo naman ako, noon tayo ng sine. Ayan, dali mo naman ako doon sa pinagdadalan sa akin dati. Tige na. O, dapat ganun din minsan eh. Ginawa mo na ba yung kay Leo? Nagawa ko na yun, Kuya Paul. Anong ginawa niya? Wala talaga? Pagod daw po siya. Pagod. Eh, doon sa mga araw na hindi siya pagod, doon mo tsempuhan, hindi rin. Bali, nung hindi naman po siya pagod, may lakad naman po ako. May lakad ka naman. Hindi magtagpo ang schedule. Problema nga talaga yan. Pero alam mo, regardless kung miyembro ng LGBTQIA+ community itong si Joyce or hindi, cheating is a choice. You are cheating. So, do you think you're better than partner, live-in partner na si Leo kahit pa nga kulang siya? Kaya nga sinasabi ko sa iyo kanina, 'di ba? Punan mo yung mga pagkukulang niya. Medyo tumatamlay yung feeling mo na pagmamahal niya sa iyo, hilahin mo siya. Lambingin mo naman ako. Or kapag very intimate kayo, landiin mo naman ako. Kung ayaw mo, ako ang gagawa niyan sa iyo. Yung mga ganun na bagay. Sinubukan mo na ba lahat? Opo, kuya po. Pero, kaya naman po siguro,
Kuya Poy kung ipupush ko po talaga. Mm-hmm. Kaso po, Kuya Poy, parang naawa naman po kay Julie. Bakit ka naawa? Parang, syempre po, kung magiging okay po kami ni Leo, so parang, may iwan ko siya sa ere, ganun. So far, magaganda yung mga memories mo na nabibuild mo kay Joyce na dapat ay binibuild mo with Leo. Opo. Eh, paano naman si Leo? Kay Leo, hindi ka maawa kapag iniwan mo na siya. Yun nga po, kaya ganun ba yun? Parang nahihirapan po ako talaga. Oo. Ayoko po masaktan si Joyce. Hmm. At the same time, ayoko rin pong iwan si Leo. Ayan. Kasi alam ko naman pong may chance pa po eh. May ano pa po kami. Ayun alam ko pala. Naman po na mahal niya po ako. Eh. Ayun. O, dun ko na kukunin yung isasagot at ipapayo ko sa'yo, no? Yung sabi mo, alam mo naman na may chance pa, tigilan mo na yung si Joyce. Kahit pa nga magaganda yung mga feeling mo, ay nabubuunin yung mga memories ni Joyce. Diba? You put a stop sa ganyan. Cheating is cheating. Oh, there's no way around it. Oh, yan yun. Dinadaya mo, niloloko mo itong si Leo na feeling mo ay tumatamlay sa kanyang pagmamahal samantalang ikaw, nakaramdam ka lang ng pagtamlay, ayan na. Oh, meron ka nang dinedate na iba. Eh, hindi maganda yan, Barbie. Okay? Oh, hindi pa pwedeng excuse ha, sa mga katulad mo kasi sinasabi nila, tibo ba itong si Joyce? Apo. Oo, tibo naman. Oh, hindi naman ako mabubuntis. Yung ganung kabababaw na mga dahilan, hindi yun eh. Cheating is cheating. Oh, niloloko mo pa rin yung partner mo. Kaya miyembro siya ng LGBTQIA+ community o siya ay straight o siya ay kapwa mo rin na ano, kung paano niya i-define ang sarili niya. May niloloko ka pa rin na partner. Mas maigi pa, iwanan mo muna si Leo and then you start dating another partner kung gusto mo. Pero kung ganyan na merong kasabay itong si Leo, that's unfair. Kahit pa nga anong mga reklamo mo doon sa partner mo. Hmm? Tama po. Okay, tama naman talaga yon. Pero ikaw, ano ang desisyon mo? Bali, kakausapin ko na lang po si Joyce. Na itigil na po namin. At dumistansya ka na. Dumistansya ka na. Mas malaking gulo kapag ka ganyan na nakikipag ano ka, no? Walang pinagkaiba kung lalaki man ang ipinalit mo or isinasabay mo dito kay Leo o tomboy. Sabi mo nga, nakatulad ni Joyce, walang pinagkaiba. May isinasabay ka pa rin sa kanila. Nga lang, merong mga kalalakihan na mas naiinsulto at para bang mas tumitindi yung galit kapag ka... Pagka miyembro pa ng LGBTQIA+, yung ipapalit mo sa kanila. Nag-iiba yung gigil. Okay? Meron tayong mga nakausap na ganyan. Pagpalit mo na ako sa lalaki, wag lang doon lang rin sa kauri mo. May ganyan kasi yung pananaw nila, no? And we respect that. Hindi natin makokontrol yun, eh. E papaano kung ganong klase si Leo? Malaking gulo yan. Gulo na nga, lumaki pa ng dahil doon sa dahilan. Okay? Eto, kausapin lamang muna natin, ano? Si Cha ng Bulacan, o kababayan mo rin. O meron yata siyang gustong sabihin sa'yo, may maipapayo. Barbie, ha? O Cha, magandang tanghali sa'yo. Cha? Hello? Hello, Cha! Hello po! Ano ba ang gusto mo maipayo o sabihin dito sa kwentong binahagi sa atin ngayon ni Barbie? Gusto ko lang sabihin, mali yung part niya na yon na nagkagusto siya sa isang girl, tapos may jowa siya. Mm-hmm. So feeling ko, ano na lang, kausapin niya na lang yung lalaki kung hindi niya naman na talaga gusto kaysa nag-cheat lang siya na nag-cheat, diba? Mm-hmm. Ayan, yes. Cheating pa rin yun, diba? Kahit yes. Ano pang paliwanag natin. Panluloko yun. Okay, yun lang ba, Cha? Yes po. Oh, maraming salamat siya, ha. Thank you. Bukas ulit magkasama tayo sa ating programa Ted Farlona DJ Chacha dito sa Radyo 5 True FM. Hindi pala, ibang Cha pala to, Cha.
Cha? Oh, wala na si Cha. Ay, nandyan pa si Cha. Barbie, maraming salamat, Cha. Thank you po. Yun. O, si Barbie. O, narinig mo yon, Barbie. Mula sa paningin din ng isang kapwa mo babae. Ayan, si Sakura Hamito. Sabi niya, hindi naman dahilan yon kung nagkulang ka, kung nakukulangan ka, maghahanap ka na ng iba. Kung mahal ka talaga, mahal ka, magtitiwala ka. Tanggapin mo yung kakulangan niya. Maiintindihan mo yan. O kaya nga, punan mo yung pagkukulang ng ka-live-in partner mo. Ha, Barbie? Kulang siya sa init ng pagmamahal. You provide it. Di ba, meron kang ang time na makipag-date sa ano eh, kay Joyce eh. Meron kang time na manood ng sine na kasama siya. Eh, dun ka. O, dun ka kaya Leo, mag-ganyan-ganyan. Kung ayaw man niya, kahit matutulog siya sa sinihan, eh sige lang, hawakan mo yung kamay niya. O, kung kamay lang ang gusto mong hawakan, o, pwede rin naman yung hita niya. O, kapag ka medyo giniginaw ka na, yung likod. Pagkapagod na sa likod, edi sa harap, sa bandang dibdib. Oo, ang yakap. Oo, yung yakap natin. Ayan, sabi naman ni Andeng Bongo, oo, Kuya Poy, yung ibang lalaki, ganun ang pananaw. Mostly sa mga lalaki, ipagpapalit sila sa ibang lalaki. Okay lang pala sa kanila na ipagpalit sa ibang lalaki, wag lang dun sa kabaro ng babae din. Ha? Okay. Sino to? Marami mga ano no, mga komento, marami rin mga payo na para sa iyo naman talaga, Barbie. Kaya sa ngayon nga kausapin mo na muna, alam mo, sa ngayon ang mas dapat mong kausapin si Leo. Ha? Opa. Barbie, si Leo Opa. Ang ano, ang kausapin mo at siya yung hilahin mo pabalik doon sa mainit na relationship na meron kayo. O si Joyce, eh alam niya rin yung pinasok niyang yan eh. Opa. Oo, i-distansya mo na yung sarili mo, okay? Opo. Sige. Eto na nga! Ang ating love question of the day, answers ninyo. Sabi ni Sergio Gonzalez, para sa akin, okay lang. Pero eto muna pala yung tanong. Sabi niya, dapat nga ba na may full access sa phone ng partner mo? Ha, dapat nga ba na meron kang full access sa phone ng partner mo? Meaning, password, yung mga ano, ganyan, mabubuksan niya, email mo, yung messenger. O yung email mo, yung Viber, yung mga ganyan. Walang maitatago. Yan, yung mga ganyan. Sabi ni Sergio Gonzalez, para sa akin okay lang. Pero para sa tanong naman kung dapat ba, eh Kuya Poy, ang masasabi ko lang, bilang mag-partner, pinag-isang dibdib na nga, ika nga. So kung wala naman kayong itinatago sa isa't isa, walang masama kung may access kayo pareho sa phone ng bawat isa. Para sa akin kasi, ang gaan sa pakiramdam at ang aliwalas ng pagsasama pag may pagkakaunawaan ang bawat isa. Yung nakalapag sa mesa yung phone mo, tapos anytime pwede niyang i-check, hindi para maghalungkat o maghanap ng pag-aawayan, basta nagigets mo naman yon, Kuya Poy. So, full access sa phone ni partner ay okay lang. Yan ang sabi ni Sergio Gonzalez, na wala pa hong partner hanggang ngayon. Pepe. Si Darwin Rosel, sabi niya, kung ganun lang pala, edi walang taguan ng sikreto sa isa't isa. Kahit may full access pa sa social media account ng partner nila, labas lahat ang mga barahan nila sa lamesa. Ayan, si Jolly Ann Kuyakot. Yes po, dapat po naman talaga ganoon. Wala silang tinatago at loyal sila sa isang relationship. Jonah Plateja, sabi, oo naman, syempre, lalo na nga kung mag-asawa na. Kasi sa amin ng asawa ko, malaya kami sa isa't isa, na halungkatin ang kanya-kanya naming mga phone. Pero, meron namang boundary. Kasi minsan, meron tayong mga personal na sa trabaho na or data na nasa phone na hindi pwedeng pakialaman. So, ano nga, Jonah? Pwede o hindi? Parang pwede, pero pwede pero hindi pala. No, Jonah, ha? Si Ulysses Lipio, sabi niya, sa akin okay lang. O, ito, si Angelita del Rosario, respect each other's privacy. Si Jane Carillo, sabi niya, opo, pwede. Si Fadrikelan Melita, ako, yes. So, dapat may full access ka sa phone ng partner mo. Ayan, si RG Ari, oo naman, kung wala kayong tinatago sa isa't isa, why not? Kahit may access ka, kung mabilis magbura, wala din naman. Sabi ni Angela Gardose. Samantala, si Judy Arasan, pag may tinatago, may kalokohan. Ganun lang yun. Para sure, palitan mo na lang yung partner mo.
galing ng suggestion. Ayan, si Ronald Angelo, sabi niya, hindi, eh wala naman siyang ambag sa pagbili ng phone ko. Hindi siya pwedeng maka-access dito. Sungit. Ayan, si Althea Gonzaga, sabi niya, kahit may access na. O kung may paraan naman siya kung paano magloko, useless lang din. Para sa akin, hindi ko kailangan ng access sa phone. Pakiko, bahala siya magloko. Hanggat gusto niya, basta access sa pamilya, yun ang hahabulin ko. Oh. Ayan, samantala si Ana, Katoliko, if okay lang, meron sana, if privacy naman, dapat yung may-ari lang ang may alam. So ano nga, sa partner mo, hihingin mo ba ang password? Ayan, si Katrina Kapales, sabi niya, nako, delikado yon, away talaga pagka nagkaganon. Ano? Ayan, sabi ni Alfredo Lontok III, wala, democracy and freedom. Oo, ang dapat i-exercise. Si Alfredo Frondoso, paano kung may access siya, tapos ikaw wala? Di unfair. Mm-mm. Si Mare Marceline Reyes, sabi niya, nope, trust should be there. Eto pa, yung mga kararating lamang dito, no? Sabi ni Lorene Villarin, kung may tiwala ka sa partner mo, hindi na kailangan ng full access pa sa phone niya. Pero kung wala kayong tiwala sa isa't isa, kailangan nyo nga yata ng full access. O, diba? Yan ang sabi ni Lorene Villarin na pagkahaba-haba. Samantala, sabi naman ni Abigail Enriquez, dun tayo sa legit access sa bank account ang o yung pin code ng ATM. Di, phone lang muna pinag-uusapan natin. At maraming pang iba, ano, grabe, buhay na buhay ang dugo nung iba dyan, mga gigil na gigil at mga nakaranas sa full access sa phone ng partner ninyo. Ito lang naman ang masasabi ko dyan. Oo, sa kung meron ka nga dapat bang full access sa phone ng partner mo, bahala kayo dyan. Bahala kayo kung anong trip nyo. Kung pag-aawayan ang paghingi ng full access sa phone, tigilan nyo na yan. Tiwala. Oo, tiwala. Yan ang dapat na ibigay nyo sa isa't isa. Hindi yung full access sa phone. Kasi yung iba, napakadudero, napakadudera rin. Sino ito? Sino si ganyan? Para ka nagdi-defense. Diba? Katrabaho, kaibigan, may nangumusta, may nagbiro. Tinanong kung sino, inaway, binatukan, binaranggay. Ganun na nangyayari. And worse na pupunta pa kay Senator Raffy Tulfo. Yan, ganun. Nang dahil sa maling pagkakaunawa sa mga, di ba, kung ganun lang din, wag mo nang ibigay yung full access. Ano? Pero kung ano ang maluwag sa loob ninyo na mag-partner, yun ang gawin ninyo. Kung saan lalo kayo manggigigil sa pagmamahal sa isa't isa, dun kayo, Kuya Poy. Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at lalong dumaraming mga nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Trisha, 22 years old ng Quezon City. Alam kong maraming maiinis at kukulo ang dugo sa story ang ibabahagi ko sa araw na ito. Isang buwan na kaming magkasintahan ng boyfriend kong si Justin na 27 years old. Pero kahit maiksi pa lamang ang relasyon naming dalawa ni Justin, ay alam ko sa loob ko na hindi papayapa ang isipan at ang puso ko sa relasyon na meron kaming dalawa. Bunga yan ng nagawa kong pagkakamali noon. Kaya naman, hindi ko maiwasang mag-overthink kung kailan ba ako babalikan ng bad karma na ginawa ko sa dati kong karelasyon. Sa totoo lang, Kuya Poy, galing ako sa 4-year relationship sa live-in partner ko na si Wilson. Mabait at masipag naman ang ex ko. Ang kaso nga lang, hirap akong makita ang pangarap na meron siya para sa aming kinabukasan. Naniwala kasi si Wilson na may dahilan kung bakit nangyari sa amin ang hirap ng aming pamumuhay noong magka-live-in kami. Sobrang malayo yan sa current jowa kong si Justin na may prinsipyo at target goal sa aming relasyon. Kaya naman hindi nakapagtataka na tuluyan ngang mahulog ang loob ko sa kanya. Maayos naman akong nakapagpaalam kay Wilson na sasagutin ko na nga si Justin. Pero ramdam ko sa kalooban ng ex ko, Kuya Poy, na labis-labis ang nararamdaman niyang sakit sa ginawa kong pangiiwan sa kanya. To be honest, ayoko rin naman kasing magtiis sa buhay na meron kami ni Wilson noon.
Kaya masakit man, pero pinili ko na rin ang maging praktikal. Alam kong marami sa inyo ang magsasabi sa akin na mukha akong pera, pero sino ba kasing ayaw naman ng pera? At ayaw ko rin kasi sa totoo lang, naparusahan ang sarili ko. Naghihirap na ako noon at dumating sa puntong literal na nagdidildil ng asin, may makain lang sa araw-araw. Masisisi niyo pa rin ba ako given na ganoon na ang sinapit ko kasama ang ex kong si Wilson? Hanggang dito na lamang po ang kwentong ilalahad ko sa inyong programa. At umaasa po ako sa inyo para sa mga payo. Lubos na nagpapasalamat, Trisha. Specially? At yan nga mga kapatid, ano, napakinggan natin ang kwentong ibinahagi sa atin netong si Trisha sa ating Dear Kuya Poy, kung saan ay ipinagpalit niya ang kanyang dating karelasyon na si Wilson sa bago niyang boyfriend na si Justin. Okay, pero meron naman siyang mga dahilan. Nga lang, parang duda itong si Trisha kung tama nga ba ang kanyang dahilan. Dahil nga raw, itong kanyang ex na si Wilson for 4 years ay talaga medyo naghirap sila. Nagdildil pa nga ng asin yan ng explanation niya. Ano? Ayan, kaya naman lumipat siya at nagpaalam naman na maayos kay Wilson papunta dito kay Justin. Ang tanong ko lang naman dito, Trisha, ano rin ang ginagawa mo para tulungan ng sarili mo at para tulungan din ng partner mo na si Wilson nung kayo pa? Ha? Ano ba yung trabaho mo? Baka nagtatrabaho si Wilson tapos ikaw hindi. Ikaw yung feeling mo taga-budget ka lang. Maliit lang yung kinikita nitong si Wilson. Hindi niya kailangan ng taga-budget. Ang kailangan niya ay extra budget para mapagtulungan ninyo. Alam mo, wala akong problema kung parehas kayo nagtatrabaho, parehas kayo naghahanap buhay ni Wilson noon. Pero nakakatakot ngayon, baka sa pagpasok mo sa relationship mo with Justin, ay ibabase mo lamang din sa kung ano yung mga plano niya, kung ano yung mga ginagawa niya, at kung ano yung kinikita niya. Kaya doon siya yung pinili mo kasi siya yung mas may pera. Alam mo, ganito yan. Hindi masama na maghangad ng magandang kinabukasan para sa sarili mo. Walang masama doon. Pero kung iaasa mo yung pag-unlad mo sa sipag, sa yaman, sa diskarte ng partner mo, yan yung maling-mali. Kumilos ka para kumita ka ng pera. Hindi yung pabuka-buka ka lang dyan at nakaasa ka lang doon sa pagdating ng kwarta na daladala ng partner mo. Kumilos ka para sa sarili mo, hindi yung nang dahil sa partner mo, doon ka lang kung ano yung pinangarap niya, kung ano yung ginagawa niya, yun lang. Tumulong ka, ha? Kumilos ka. Kaya dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre mga kapatid, eto naman ang oras para i-announce na nga, no, ang ating mga lucky winners. Ang winner ng ating Sulit TV Box ay si Miles Gravo Abalye ng Cavite na nakuha natin ang sagot sa Love Question of the Day. Congratulations sa iyo. At syempre ang ating winner naman ng 250 pesos na cash, si Lorene Villarin. At ang kanyang sagot ay ang kanyang reaksyon mula sa advice niya sa H2H Confessions. Congratulations mga kapatid. Ano, papaano? Bukas ulit, share-share tayo, no? At syempre, lagi magtutukan sa katanghaliang tapat. Dito lamang po yan sa H2H Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapo poy, para sa 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo.